Walang magawa si Jazzy Abe. Masirap pala ng ganito, oh. Bawang lang natin sa abe, bakit buwak kami siya? Gusto ko na ako ng tubig. Alam ko saan ko lalagay itong camera. Nahihirapan ako dito sa ginagawa ko. Mga Jasters, kamusta kayo? Today is another day and today ay wala na naman po akong magawa. Kita nyo naman, bagong ligo ako at wala akong kasama dito sa bahay. Tapos, nag-edit ako ng video at nag-upload. Kaya nagutom ako bigla. So, naisip ko, ano kayang pwedeng gawin? Naisip ko na gawin yung sikat na random sa Parasite. Napanan nyo na ba yun? Kung hindi nyo pa napapanood, ay panoorin nyo. Kasi for me, sa matagal na panahon, ito yung isa sa pinakamagandang movie na napanood ko. Well, for me lang naman to, opinion ko lang naman to. Kasi ang daming emosyon na nabigay sa akin ng movie. Kasi ako, as a person, as a moviegoer, masasabi ko na maganda yung movie kapag maraming emosyon na nailabas sa akin habang nanonood ako ng isang movie. So, dun sa movie na yun, kinabahan ako, natakot ako. Sobrang roller coaster of emotion na after kong panoorin, ay parang gusto kong kumausap ng kaibigan kasi mag-isa lang ko siyang pinanood. Bakit ko nga ba gusto yung Parasite yun? Aside nga dun sa ang dami kong emotion habang pinapanood ko yun, ay nagustuhan ko yung cinematography. Siyempre yung story, sobrang unique nung story. Parang hindi pa ako nakakapanood ng ganung story. May lamok! So aside nga sa kakaiba yung story niya, ang dami pang pwede mong tingnan na aspeto ng movie. So after manood ng movie, alam niyo ba, ang dami kong mga pinanood na analysis, reviews, at mga kung ano-anong mga symbolism na dun sa movie na yun. Tapos sobrang amazing. As in, ang daming issues na tinakel. At ayoko kasi kayong spoil. Gusto ko yung panoorin nyo. Kasi ako, hindi ako na-spoil. Parang may nabasa ako ng tweet na panoorin yung Parasite pero huwag kang magbasa ng review at huwag kang manood ng trailer. So, hindi talaga ako nagbasa ng review. Hindi ako nanood ng trailer. Kaya nung pinanood ko yung movie, sobrang gulat ako. Sobrang wala akong ine-expect eh. So, yun. Kung hindi nyo pa napapanood yung Parasite, panoorin nyo na para hindi kayo mahuli sa balita. Doon sa Parasite, ay merong niluto doon na sikat ngayon. Ang tawag nila ay Ramdom. Na ito daw ay mumurahin lang na noodles. Diba? Mura lang naman yung mga instant noodles. At sinaluan siya ng pangmayaman na beef. So, wala naman ako pangmayaman na beef. Wagyu beef ata yun. So, ordinary yung beef lang yung gagamitin ko. At nakabili ako ng noodles. As in, ito daw ata yun. Japaget. Basta ito yung dalawang noodles na pagkocombine mo para maluto mo yung ramdom. Nakabili ko lang to sa ASI, dun sa Korean store sa baba ng office. Tapos, as in yung title niya na magkatabi siya ng Parasite Noodle Keme Keme Japaguri. Ito daw yun. So, tingnan natin, tikman natin, nagugutom na ako. At, ayun, panoorin niyo yung Parasite kung hindi niyo na pa napapanood. Tapos, tara na, magluto na tayo. First time ko magluto. Welcome dito sa bahay ko. Hindi masyadong maganda. Bahay ko! Bahay namin. Hindi masyadong maganda yung kitchen namin. Ha? Pagpasensyahan niyo na. Let's go to the kitchen! So, ayan, hinahanda ko na yung ingredients ng ramdom. So, ito ata yung japaguetti. Tapos, ito ay ramen lang, ordinary ramen. Sana hindi masyadong maanghang to. Tapos, itong beef, ay ordinary yung beef lang to, pangsigang yata to. So, hiningi ko lang to kay Papa. Napakuluan niya na, ihiwain lang natin. Hirap pala ng ganito, oh. So, ayan, nalagyan ko ng tubig ang. Ayan, nagpapakulo na po tayo ng tubig. Antayin lang natin kumulo, then lagay na natin yung noodles. So, habang pinapakuluan natin yung tubig kung saan tayo magluluto ng noodles, ay hiwain na muna natin tong beef. Parang tumigas. Nilagay ko kasi sa ref. So, nakita ko yung paghihiwa nila doon, mga square-square lang na maliliit. Ayan, ito na yung beef. Tapos ko nang hiwa-hiwain. Ayan, kumukulo na yung tubig. Lagay na natin yung noodles. So, habang niluluto yung noodles, lutuin na rin po natin yung beef. Nakita ko, lalagyan lang naman ng mantika. Tapos, parang iba-brown lang yung beef. So, ito na. Papainit na ako ng pan. Ayan na, may mantika na. Nakita ko dun sa isang video, kasi dito niya na mismo inasinan. Tama ba yun? Hindi ko alam, ha?
Ayan, nilagyan ko na ng konting asin at saka kaminta yung beef bago ko siya prituhin. Tama ba? Yun, hindi ko alam. Sa mga pinagagagawa ko. Ibabrown lang natin siya, pero bakit black na siya? Ayan, luto na tong ramen. Itinabi ko na siya, tapos natinanggal ko na yung tubig. And luto na rin yata tong beef ko na nasunog ko na yata. Itatabilin muna natin ito. Ayan, I'm back, mga kapuso. So, i-mix na natin itong mga flavoring seasoning ng ramen. No, parang Nakita ko nilagyan ng tubig, so lagyan natin ng onting water. Onti na. Para mag-mix well. Mix well! I'm deadly serious. Ano, natatakam ako. Mukhang masarap. Alam nyo ba, may nakita ko sa Twitter. Ilalagay ko dito. 1,400 yung order niya ata nito sa isang Korean restaurant. Hindi naman po para. Diyos ko, kayang-kaya mo. 80 pesos lang pala yung binili ko, ha? Tig 40 pesos lang yung noodles. So, 80 pesos lang. Tapos itong beef, hiningi ko lang naman to kay Papa. So, wala po ako nagastos dito, mga kapuso, na malaking halaga. 80 pesos lang po ay meron na po akong Parasite Japaguri. And to finish! Bayan, may lumagpas pa. Ay ilagay na po natin ang beef sa ibabaw. Yun lang. What? Chefs! Wow! Ito yun eh. Ito yun eh. Chos. Here's my take on the Parasite Japaguri Kinemerut. Boom boom bass. Yummers! Back again, mga kapamilya, para tikman itong aking masterpiece. Just excuse po sa mga sinampay. Ang aking Parasite Japaguri Ramdong. So, naghanda ako ng tubig. Baka kasi manghang may mga batang naglalaro sa labas ng ingay. So, ayan. Yummers! Focus. Ang dami, oh. So, let's try. So let's try it with the beef. Na sana ho hindi matigas. Okay, let's go. Ang sarap. 'Di ba yung ano, yung Japaguri, medyo may pait siya. Yung parang black noodles ng Korean. Nabawasan yung pait niya nung ramen na medyo spicy. Tapos yung beef, feeling ko kulang ako sa seasoning kasi wala siyang masyadong lasa. Pero gets ko na okay siyang i-combine dito sa noodles. Sarap! Siguro din, another point kung bakit ako, ba't ko siya nagustuhan. Kasi yung story ng Parasite, parang about a rich family and a poor family, and the poor family trying to infiltrate the life. Infiltrate! Pumasok sa buhay ng mga rich family. So, ikaw, ang una mong iisipin, sino yung Parasite? Yung mahihirap. Pero sa totoo lang, yung mga mayayaman, Parasite din sila. Kasi hindi nila kayang mabuhay nang wala yung mahihirap. Basta panoorin nyo na lang, ha? So, ngayon gagawin ko, ubusin ko to. Kung maubos ko, ang dami eh. Tapos, makapanood kaya ng Parasite para feel na feel ko. Thank you for watching, mga ka-justers. Sana naman po na-enjoy nyo tong movie na to. And watch Parasite in theaters. Charot, wala na ata sa theaters. Bibigaw ko kayong copy. Joke lang. Kain! Jessica, wedong tal, Illinois, Chicago. Kasambay ng ginsin mo, kunan ni Sachong.